run free and dive into the sky. Hear the wind. Para sa akin, ang barbell squat ang pinakamahirap gawin na exercise. Kailangang malaman mo dito ang proper form upang hindi tayo ma-injury, lalo na ang ating lower back o maging ang ating spinal column. Isa sa mga nakikita kong dahilan bakit hirap na hirap gawin, lalo na ng mga beginners, ang squat ay yung pagkakaayos ng kanilang paa, o kung tawagin ay stance. Ano nga ba ang proper stance kung gagawin mo ang barbell squat? Paloob ba? O palabas ang posisyon nito? Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, please subscribe, like, and share upang lalo pang lumago ang channel na ito. Pakiclick mo na rin yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Salamat po! Unang-una, napakahalaga ng squat exercise para sa kabuuan ng ating katawan. Bukod sa pinatitibay nito ang ating mga legs, pinalalaki rin nito ang ating mga muscles sa lower body. Pampatambok ng puwet, pampaganda ng postura, pwede rin gamitin ito bilang pampapayat dahil maraming calories ang nasusunog mo sa exercise na ito at ilan pang mga benepisyo nito. Hindi ka matatawag na bodybuilder o gym goer kung hindi mo ginagawa ang squat. Payo ko lang sa mga beginners, kahit anong exercise ang aaralin ninyong gawin para sa proper form, magsimula muna kayo sa magaan. Sa gym, katawan ang ine-exercise, hindi yung ego. Sa squat, una nating gagawin yung proper stance. Pero para sa akin, malalaman mo yung proper stance depende sa taong gagawa ng exercise na ito. Anong ibig kong sabihin? Hindi kasi tayo pare-pareho ng flexibility. Kunin nating halimbawa si Paulo. Kapag mas flexible ka dito sa side na ito, o yun bang mas nagagalaw mo ng malayo kesa dito sa side na ito, na makikita nating konti lang ang pagkabaluktot nito o hindi masyadong flexible si Pau sa side na ito. Ang magiging proper stance mo ay ganito. Ngayon, tignan natin kung tama ba yung stance ni Pau. Kapag pointed out yung posisyon ng paa niya, makikita nyo na nahihirapan siyang ibaba ng gusto yung kanyang balakang o hips. At dahil dyan, alam natin na hindi siya komportabling gawin ang squat sa ganitong stance. Pero subukan nating hindi pointed out ang mga paa niya. Dito makikita natin na naibababa ng husto ni Pau ang kanyang hips at hindi siya nahihirapan. Samantalang sa kaso ko, hindi gaya kay Pau, mas flexible ako sa side na ito kesa sa kabilang side. Kaya, ang proper stance para sa akin ay pointed out ang mga paa. Dito napakadali para sa akin ang full range of motion ng barbell squat. So take my hand, join the army of the shadows. Ngayon, kung medyo nalilito ka sa itinuro ko, pwede mong gawin itong pangalawa. Tumayo na kasing lapad ng inyong balikat ang pagkakabuka ng paa. Kahit anong posisyon ng inyong paa, pwede. At dahan-dahang ibaba ang inyong hips na parang nagba-barbell squat.
At kapag dumating sa point na nahihirapan na kayong ibaba, dito nyo ibahin ang inyong stance. Ipihit ninyo ang inyong mga paa hanggang sa makuha nyo ang proper stance para sa inyo. Mahalagang paalala mga kaprakti, hindi lang proper stance ang dapat ninyong gawin sa barbell squat. Kailangan ding mag-chest out at naka-arc ang ating lower back kapag gagawin mo ang exercise na ito. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. So paano? Hanggang sa muli. God bless!